Ika ng mga bata raw, palagi may tanong, pero ngayon patutunayan nila na marami rin po silang sagot. Ang tanong ng mga matatanda, sasagutin ng mga bata ang inyong problema. Bibigyan nila po ng solusyon. Siyempre dito lang sa... Payong Paslit Po! Ayan, mag-usap kayo ha? Okay, mga igan, bibigyan na naman natin ngayon ng problema. Ang tatlong chikiting na ito, pero okay lang ba? Okay lang ba? Ayan? Siyempre po! Ito ay napapanood dahil game naman sila magbigay ng solusyon. Game! Game! Ayun ang problema nga eh. Good morning, mga kapuso! Good morning po, good morning, good morning. Sa mga nanonood po dyan. Oh, siyempre, TV tayo. Oh. Good morning. Okay, kids, may mami ulit na nangailangan po ng payo. Ready na kayong sumagot, Lian? Opo. We will try our best, Tito Igan, para po dyan. Pau! Opo, Tito Igan, masasabi ko lang po, bring it on! Wow, talaga naman. Payong Paslit Angelica. Lang po. Nasa inyo naman po kung susundin nyo kami o hindi. O naman, o, tara na, wag na, okay. Sige po, tara. Ba, mukhang excited na nga kayo. Eto, kausapin natin, kapuso nating nanay na si Desiree Gara. O, Desiree Gara mula sa Muntinlupa. Ayan, uy, ayan. Nanay, ano pong itatanong nyo sa mga batang LPA, batang UH? Go ahead po. Good morning po. Good morning, ang tanong ko po, paano limitahan ang paggamit ng gadget ng mga anak ko? Okay, nako, ibang-iba ang panahon ngayon. Talagang minsan, ang tawag ko nga dyan, electronic yaya. No, para hindi malikot, para hindi ano, binibigyan ng gadget ng mga magulang. Eto, pero... Agree. Madalas sa mga bata, naglalaro nung araw. Pero ngayon, gadget. Kaya ang daming matatabang bata eh. O, mga batang UH. Ano? Niyo po, hindi naman, hindi naman. Oh, Lian, unahin kita. Ano nga... Anong maitutulong mo kay Nanay Desiree? Payong Paslit Po! Para po sa akin, kailangan nyo lang pong limitahan ang kids, pero hindi po sila dapat pigilan. Okay. Dahil sa panahon po ngayon, marami na pong klase ng games ngayon. Katulad po ng social games, so MMO, at saka MOBA. Gamit po yun, nagiging connected po tayo sa mga family at friends po natin na nasa malalayong lugar. Halimbawa lang po, yung daddy nyo ay nagtatrabaho po sa ibang bansa. Pwede po kayo makapag-bonding sa paglalaro po ng computer games. Maririnig niyo po siya, makapag-usap po kayo, and at the same time, nag-e-enjoy po kayo. Pero alam naman po natin na lahat ng sobra ay masama. Kaya i-explain nyo na lang po sa mga anak nyo ang mga negative effects ng sobrang paglalaro ng mobile games. Ayun! O, para kay Lian, okay lang gumamit. Pero, bandi kasi ng pamilya, wag lang pong sosobra. Okay, pakinggan naman natin ang payong paslit ni Pau. Payong paslit po, para po sa akin, dapat po may limitahan lang po yung paggamit ng gadget ng bata. At saka computer games po. Dahil po, maaari po tong makasira po ng mata natin. At ang isa ko pong dahilan ay baka hindi po siya makapag-focus sa pag-aaral niya dahil kakaisip niya po ng games na nilalaro niya. Baka po, mahirap na rin po awatin yun kapag nasanay na po sa mga gadgets, di ba po? At hindi na po siya makapaglaro sa labas kasi po, kaka-gadget niya. Hindi na po siya makapaghalubilo dun sa mga batang kagaya niya. Para naman po sa mga magulang naman po, dapat po iwas-iwasan naman po natin ang sobrang paggamit ng gadget. Kung di naman po maiiwasan, explain niyo po sa inyong mga anak kung bakit po kayo humahaw. Kung bakit nyo po kailangan humawak ng gadget. Ipaliwanag nyo po sa anak nyo, di ba po? Ganon. Kayo may gadget. Para tapos yung bata, bawal. Parang ganon. Para hindi po kami mag-isip. Ba't si mami at saka si daddy, pwede mag-gadget ako. Ay, pagalitan mo yung mami at daddy mo. Hindi po. Teka, kayo ba nag-gadget ba kayo? Opo. Okay, ako sige, okay. Pero minsan lang po. So, si Lian, limitahan, si Pau, ay mas mahalaga na... mag-focus ang bata sa pag-aaral. Opo. Mamasira ang mata. Eto, Payong Paslit, Angelica. Payong Paslit po. Tama lang po na limitahan ng lahat ng parents ang mga anak.
anak nila sa paggamit ng mga gadgets. Bakit po? Kasi una po, ito po ay makakalabo po ng mata. May time din pong ayaw po nila mag-aral, kumain, ayaw rin po nila makipag-bonding sa pamilya because of gadgets. Napupuyatin po sila kaya tinatanghali po sila gumising at nililate sila sa school. Ayun. Kung pwede, sana gadgets lang po on weekends and holidays. Parang ako lang po. Pero take note po mga mommies and daddies, may mabuti rin pong tulong ang gadget sa amin. Kasi ang mga bata po may tanong at hindi nahahanap sa mga libro. Kaya makikita nila ito sa internet and it could help a lot po. Mabuti man po o masama ang dulot ng gadgets, dapat po ilagay sa lugar ang paggamit nito. Responsible. Responsible dapat kayo. Oh, binalansi po ni Angelica yung positive at negative sa nabanggit nila Lian at Pau. Balikan natin si Nanay. Nakatulong ho ba ang mga payong paslit, Nay? Yes po. Opo. Nakatulong po. At sino po ang, ano pong gagawin nyo sa mga narinig nyo? Para sa akin po, nakatulong po yung payo ni Angelica po. Mm-hmm. Na balance po yung paggamit ng gadget at saka yung pag-aaral po. Opo. Salamat po, Nanay. At sana po, alam ko, hindi lang si Nanay may problema niyan. Halos lahat to nakaka-relate sa problemang yan dahil sa ating panahon ngayon. At sana nakakuha rin kayo ng idea kung paano i-handle ang inyong pinoproblemang yan. O kids, till next time ha? Kayo, ha? See you next time mga kapuso! Huwag po kayong mag-second thoughts na sabihin po sa amin ang iyong mga problema. Opo, dahil nandito lang po kami mga batang US para magbigay po sa inyo ng payo. Maging masaya lang po para hindi agad tumanda ha? Parang pinaparinggan nyo naman ako. O mga igan, bata o batang isip ka man, siguradong mapapangiti ka sa mga hirit ng ating mga batang UH. Kaya mga kapuso, hanggang sa susunod na... Payong Paslit Po! Payong Paslit Po! Ayan.